Hello po, welcome sa The Cleon on the Crop Channel. Sa The Cleon on the Crop Channel. Opo, ganun. Ngayon po, ibabahagi ko po sa inyo kung ano po ang pinagkaiba ng Clear Gloss Lacquer sa top coat ng polyurethane. Opo, ganun. Tingnan po natin kung ano po yung pinagkaiba ng Clear Gloss Lacquer sa top coat ng polyurethane. Opo, ganun. Kaya tara na po, tingnan natin. At ito po, meron akong babarnisa na isang set na sa Lacet. Ayan, tingnan po natin kung ano po ang pinagkaiba ng Clear Gloss Lacquer sa top coat ng polyurethane. Opo, ito na, liha ko na siya, nasanding lahat-lahat na, i-clear gloss ko na po siya. Kaya tingnan po natin kung ano po ang pinagkaiba ng Clear Gloss Lacquer sa top coat ng polyurethane. Tara na. Tiyan na, dito na po tayo sa kung ano po ang pinagkaiba ng Clear Gloss Lacquer sa top coat ng polyurethane. Opo, ganun. E dito mo tayo sa first tip, ha? Ito po ay, kinig kayo, makinig. Ito po ay meron akong Clear Gloss Lacquer. Ayan po, nagawa ng Boysen. Ayan. Clear Gloss Lacquer po. Dalawa po yan. Ito sa isa. Clear Gloss Lacquer din po yan. Yan. At meron din po akong gawa ng Hudson na top coat. Ayan. Na polyurethane. Top coat po yan ng polyurethane. Ayan po. Ito. Narangan ng kamay ko yung ano. Ayan. Ito po, polyurethane yan. Choran. Hudson, gawa siya ng Hudson na top coat. Ganun yan. Ayan, polyurethane. Nagawa ng Hudson na top coat. Ayan, meron akong polyurethane na top coat. At saka, Clear Gloss Lacquer. Siyempre po, ang una, bukod sa magkaiba sila ng pangalan, magkaiba sila ng lata. Ganun. Totoo naman yun. Diba? Yun ang una, ayan. Magkaiba sila ng lata, ito kulay green, ayun ay medyo dark, ayan, na mapula na iwan, hindi ko alam tawag dyan, violet, red violet ba yan, ano ba yan? Ito ay yellow at saka green, ayan. Bukod sa magkaiba sila ng lata, magkaiba sila ng pangalan kasi ito ay gawa ng Hudson, ito naman ay gawa ng Boysen, ganun. Tapos, sumunod, pangalawa na pinagkaiba nila, ang pinagkaiba po nila ay, ito po sa Hudson na top coat ng polyurethane. Lahat po yan sticky, malagkit po siya, malagkit. Pag hinawakan mo siya, sobrang lagkit na, ayan, malagkit siya. Tapos mayroon siyang catalyst na ganun, ito. Yung Hudson po ng, na top coat. Yung polyurethane ng Hudson. Ayan. Ito po ay malagkit. Tapos mayroon siyang top coat, ito. Ito yung magka-partner, ito po, ayan. Sa loob ng isang kahon, magkakasama yan sila. Yun ang pinagkaiba nila, ha. Magkaiba din sila niyan. Marami na. Marami na. Dalawa na. Dalawa, tatlo na yung pinagkaiba nila. Una, magkaiba sila ng lalagyan. Pangalawa, magkaiba sila ng kulay. Pangatlo, magkaiba sila ng laman. Kasi ito ay may catalyst. Tapos ito ay magka-partner. Tapos ito namang sa Clear Gloss. Yan. Solo flight. Parang ako lang. Parang ako lang. Solo flight. Mag-isa lang siya. Ayan. Wala siyang partner. Single. Single lang talaga siya. Lifetime. Joke lang. Pero totoo po yun. Ito po ay single lang po siya. Mag-isa lang talaga siya. Parang ako lang. Kasi wala siyang partner. Hindi siya tulad ng itong polyurethane na Hudson na may kasama siyang catalyst. Kasi ito mag-asawa. Partner sila. Sa Boysen, yung Clear Gloss po ng Boysen ay solo flight lang po siya. Ayan. Ocheron. Ayan. Mag-isa lang siya. Sa sayo, kung pwede mo siyang haluan ng thinner o ng flu, pwede. Pero pwede siyang gamitin na solo flight. Opo, ganun. Pwede mo siyang gamitin na mag-isa lang siya. Hindi siya katulad nitong ito ng Hudson, itong polyurethane na top coat, na hindi mo siya magagamit kapag walang catalyst. Sa Boysen, magagamit mo siya kahit wala kang thinner, kahit wala kang flu, pwede mo siyang gamitin. Opo, yun ang napakarami po nilang pinagkaiba, kaya makinig kayo. Tingnan din natin yung pinagkaiba nila kapag ibabarnis na siya, kasi magbabarnis ako. Tara na. At ito, dahil magbabarnis ako, ito, dahil ako ay magbabarnis, tingnan natin yung pinagkaiba kung ano ang pinagkaiba ng Clear Gloss Lacquer sa top coat ng polyurethane kapag binabarnis naman. Yan. Ito yung aking Clear Gloss, sinaluan ko siya ng may kulay. Yan. Inaluan ko siya ng may kulay. Pero pwede nyo rin pong gawin ito sa, ma, sa ano, sa, yung magagawa mo dito sa
clear close locker, pwede mo din siyang gawin sa top coat ng polyurethane. Same lang sila. Ang pinagkaiba lang talaga nila, napakarami. Napakarami nilang pinagkaiba kasi ito solo flight. Wala siyang katalis. Yung clear gloss sa top coat naman ng polyurethane ay meron siyang asawa, mayroon siyang katalis. Yan. Ito ay nilagyan ko na siya ng kulay, babarnish natin para makita natin yung pinagkaiba. Yun na, nalaglag na kasi solo flight naman talaga. Sige na. Ito na lang. Ito. Muntik na matapon. Yan. Wala akong cameraman. Kunin yung sarili ko. Lagi na talaga ako mag-isa. Lagi akong single. Ganon. Ito, tingnan natin kung ano yung kulay nito at kung ano yung kinalabasan. Kung ano yung pinagkaiba ng clear gloss sa top coat ng polyurethane. Tara na, i-spray ko muna to para makita natin kung ano yung magiging itsura niya. Ayan, nandito na tayo. Isang set po itong babarnisan ko, pero dito lang ako magdidemo sa center table ha, para makita. Ayan, ito yung clear gloss ng Boise na inaluan ko ng may kulay. Ayan. So, nasa inyo kung anong kulay gusto niyo. So, ayan. Ayan na siya. Ayan. Ganun, oh. Ayan, ito yung kulay ng kapag dinabarnis mo siya. Pero pwede mo din pong haluan ng may kulay yung polyurethane, yung top coat ng polyurethane kapag natimplahan mo na siya ng pangkukulay mo. Naaayon sa iyong kagustuhan, ganun. Ito yung resulta ng binarnisan ko ng clear gloss. Ayan, hindi siya ganun kakintab. Tama lang. Na manipis. Ayan, yan ang kanyang epekto. Ganun. Ito yung kinalabasan ng kanyang clear gloss. Ayan, nag-against the light ako, yan. Yan, ganyan po ang ano, hindi siya ganun kakintab, tapos seconds lang siya natutuyo. Minutes naman, hindi naman seconds. Mga 10 to 15 minutes, pwede mo na siyang hawakan ng ganun. Depende sa kapal na ilalagay mo sa clear gloss. Tingnan natin yung pinagkaiba naman ng top coat kapag nag-top coat ako. Natito na po yung aking nabarnisan, yung aking output sa clear gloss. Yan. Sa clear gloss locker, ito na po yung aking na-finish ng clear gloss lacquer. Ayan. Ganyan na po siya. Ayan. Ang finish po niya ay manipis lang yung varnish. Malambot pag sinasalat na madanlog-danlog. Madulas po siya pag sinasalat na ganyan. Pero manipis lang siya. Ayan. Pag kinapalan mo po ng sobra yan, gaganda pa din. Pero hindi siya ganun kakapal tulad sa polyurethane. Ito po ay acacia wood tsaka nara. Ayan. Nara po lahat yung sandalan niya. Ayan. Ito ay acacia naman. Pero magkapares lang sila ng aspi. Kunti lang yung diferensya. I-varnish natin yung ating top coat na polyurethane. Titimplahin natin kung ano naman yung pinagkaiba. Basta yan yung itsura na finish ng clear gloss lacquer. Yan. Yari na po yan. Pwede na siyang i-deliver. Kasi mo lang ang gusto ni Sir at saka ni Madam ay mas makapal pa dyan ang varnish. Kaya itatop coat natin siya ng polyurethane para kumapal pa at mas makintab. Oh, ganun. Tara na. At ito po, magmimix ako ng aking top coat. Ito yung top coat ko ng polyurethane. Ayan, ito na. Magmimix ako. Self-service na naman. Dandan. Pakamasagi ko na naman yung aking camera. Ayan. Ito ay kanyang clear. Ayan. Ito yung kanyang pinaka-clear. Kulang. Dadagdagan ko siya. Ayan. Ito yung pinakaiba nila. Ito yung pinakamalaki nilang diferensya. Ito yung pinakamalaki nilang pinagkaiba kasi yung tawag nito clear gloss na lacquer ay wala na siyang halo-halo na mag-asawa. Wala siyang asawa. Ito ay meron siyang partner. Ito katalis niya. Yan. Kaya ito yung malaki nilang pinagkaiba. Yung clear gloss wala siyang partner. Ito ay meron siyang katalis. Meron siyang asawa. Single solo flight yung ano yung clear gloss na lacquer. Ito namang top coat ng polyurethane ay meron siyang asawa, hindi siya single. I-mix ko siya dito. Tingnan natin yung pinagkaiba nila kapag na-finish na. Ito meron akong vlog nito na paano mag-top coat ng polyurethane na Hudson. Kung gusto niyo alamin kung paano mag-mix nito,
Meron akong unang na-upload dun sa una kong video na kung paano mag-top coat ng polyurethane Hudson. Paano mag-top coat ng polyurethane Hudson. Meron ako na unang vlog na ganun para malaman ninyo yung tamang pagtimpla ng Hudson na polyurethane. Ito naman ay tingnan natin yung pinagkaiba nila. Kapag nangyari na, kung ano yung pinagkaiba nila. Ganun. Pero totoo po, hindi yung joke. Hindi siya joke. Itong Hudson na polyurethane, meron niyang reducer. Magkasama siyang reducer na gawa din siya ng Hudson. Pero, ang marami sa akin ay lacquer flow ng Boysen. Kaya, yun ang minex ko dito. Yung lacquer flow ng Boysen. Kung gusto niyo matutunan kung paano mag-mix nito, yun, check nyo lang po yung aking mga unang na-upload na video kung paano mag-top coat gamit ang Hudson na polyurethane o kung paano mag-top coat ng polyurethane na Hudson polyurethane, ganun. Andun sa pinakababa. Yan, ganun na siya. Ito yung pinakaiba nila kasi mabusisi siyang gawin. Tapos, i-explain ko pa mamaya kung ano talaga yung pinagkaiba ng clear glue sa Hudson. Sa tapkot ng polyurethane yan. Sa tapkot ng Hudson na polyurethane. Ibibuga na natin doon. Patalsikin ko na. Ganon. Sa mga first time pang mag-varnish, sa mga kahit naman hindi beginner, kasi hindi lahat ng barnisador ay gumagamit ng ganito. Kaya yung iba, hindi rin nila alam yung pinagkaiba ng clear glue sa tapot ng polyurethane. Ganon. Kasi hindi lahat ng pintor ay pare-parehas ang ginagamit. Iba yung nagpipintura sa bahay, iba yung nagpipintura sa kahoy. Lalo na kapag mga kampanya yung pinagtatrabahuan, kanya-kanyang trabaho, kaya kanya-kanyang procedure, ganon, kanya-kanyang brand. Yun, ganon. Ito ay sasalin ko na dito, yan. Ito po ay melted talaga siya, napakalagkit sa kamay. Yan, ochon. Patalsikin muna sa aking ginawa. Ito po pala, pwede din siyang haluan na may kulay. Pwede din siyang haluan na may kulay tulad dun sa ginawa ko kanina dun sa ano, sa clear gloss na lacquer ng Boysen. Itong Hudson at itong polyurethane, pwede din siyang haluan ng may kulay kung gusto nyo. Isa sa inyo po, ganun. Tara na. Ayan, ito yung aking niyari kanina. Ito yung aking nabarnisa na finish ko siya ng clear glue. So, ayan, papatungan ko siya ng top coat ng polyurethane. Ayan, o, chuan. Ito yung aking panglalas coating, o, chuan. Chuan, o, diba ganun lang, o. Ayan, nakita nyo naman kung ano yung pinagkaiba nila sa kintab. Ayan, ito yung na-top coat ng polyurethane, yan. Ito yung kalahati sa clear gloss. Yan. Ito yung sa clear gloss ng Boysen. Yan. Ito yung natagpot ng polyurethane. Yan. O, churan. Ano ba yan? Against the light. Yan. Ito yung natagpot ng polyurethane. Yan. Ito yung natagpot ng clear gloss. Ayan. Kahit sana ang gulo mo siya tingnan. Ayan. O, malaki yung pinagkaiba nila. Malaki yung difference. Malaki yung kanilang pinagkaiba. Ganyan ko ng flash. Wala, ayaw kasi maliwanag. Ayaw talaga, kaya ay, ganyan lang talaga siya. Sa malayo, ayan o. Yung kalahati po, dito sa kabilang part, natapkot siya ng polyurethane. Itong kabilang part sa kaliwa, walang polyurethane. Natapkot po siya ng clear glue lacquer. Ayan. Tumang. Hindi naman nagkakalayo, pero napakalaki ng diferensya nung polyurethane at saka sa Boysen. Ayan. Tura! Nandito na po yung aking nabarnisa ng top coat ng polyurethane. Ayan, ito na siya. Ayan, ito na po. Ito na po yung finish ng nakatop coat ng polyurethane. Ayan. Napakalaki po ng pinagkaiba nila. Ayan. Glossy-glossy na makapal na yung varnis. Lalo na kapag nagtop coat ka ng dalawang beses sa polyurethane ito. Dalawang beses ko po siyang tinop coat. Sa ano naman po, sa clear gloss, kahit mag-top coat ka po ng limang beses o higit pa, hindi po siya
kakapal ng ganyan at hindi po siya kikintab ng ganon. Yan. Yan ang pinagkaiba nila. Yan. Pareha silang maganda pero may mga pagkakaiba po sila. Napakarami nilang pinagkaiba. Maliban sa kanilang mga lata at sa lalagyan at sa brand, napakadami. Kasi number one, na ulit. Number one tayo ulit. Itong polyurethane ay makintab-kintab. Lalo na kapag natuyo, makapal. Pag hinahagod mo, para na siyang plastic. Yan. Sa clear gloss ng Boysen, hindi mo ma-achieve yung ganyan. Pero, ang pinagkaiba nila, ito kapag na-damage, napakahirap siyang i-repair. Tapos, kailangan kayasin mo siya lahat. Habang tumatagal, nagpipay din yung kanyang kinang, yung kanyang kintab na ganyan, habang tumatagal. Habang tumatagal na ginagamit mo siya. Tapos kapag hindi na siya glossy-glossy, kailangan mo siyang i-rebarnish ulit. Ganon. Sa clear gloss, habang tumatagal, kapag marunong ka mag-maintenance, lalong gumaganda kasi kahit wax lang siya pwede. Pag inagod mo siya, smooth na malambot. Kapag ma-damage, kapag ma-deform, kapag buwisin na clear gloss ang gamit mo, okay lang, hindi siya masyadong halata. Pero itong nakatapkot ng polyurethane, kapag nauntog yan sa upuan, na-deform yung varnish niya, makapal, lulubog yung pinakauka niya, yung natamaan nung nauntog, bungi, yun, napakalaki, kasi makapal. Yun ang pinagkaiba nila. Sa clear gloss, kapag ba-damage, hindi siya masyadong halata, yung mga ranang kahoy, kasi manipis lang, tapos malambot siya, hinagod, hindi siya parang plastic matuyo, ganon. Ito, kapag nag-rebarnish ka nito, kailangan mo siyang kayasin lahat, up and down lahat, bago mo siya, kailangan mong gumamit ng paint remover. Sa clear gloss, piliyain mo lang siya, pwede mo na siyang patungan ulit ng gusto mong kulay ulit, ganon. Ito, kapag nag-varnish ka nito ng hindi tugma doon sa kanyang panlasa ay magbabubbles, aangat po siya, lolobo, ganon. Kaya napakarami yung pinagkaiba nila, bukod sa mag-asawa itong tapkot ng polyurethane sa clear gloss ng Boysen ay single, solo flight. Yan, ganyan din yung pinagkaiba nila. Makapal. Pag natuyo yan, parang plastic. Kasi makapal. Na madulas tingnan. Yan na, makintab na makintab. Yan. Yan, makintab na makintab. Sa clear gloss, smooth lang siya. Makintab din siya tingnan, pero manipis lang siya. Malambot siya kapag hinahagod. Pag sinasalat mo siya ng kamay mo, madanlog-danlog. Oh, ganun. Yan na yun. Charan! At dahil na ibagi ko na po sa inyo kung ano po ang pinagkaiba ng clear gloss lacquer sa top coat ng polyurethane. Ayan na po yung aking binarnison. Ayan. Makintab-kintab na po siya na makapal. Ayan. Parang plastic po yan pag natuyo na makintab na makintab. Tingnan. Ayan. Siyempre po, shoutout po muna sa bumili niyan kay Madam Remedios S. Tobal. Maraming salamat po sa Pamilya Tobal. Kay Madam Remedios, kay Sir. Thank you so much po sa Pamilya Tobal sa uulitin. Maraming salamat po sa pagtangkilik na aming gawa o sa pagtangkilik ng handicraft. O sa pagtangkilik ng gawa ng Dick Leon Handicraft o ng Dick Leon Handicraft Channel. O po, ganar. Thank you so much po. Shoutout po sa bumili niyan kay Madam Remedios Estobal at saka sa Pamilya Tobal po. Thank you so much. Maraming salamat sa pa-uulitin. Siyempre sa ulitin. At siyempre po, thanks for watching. Ayan, ganda-ganda na. At siyempre, maraming salamat sa aking mga subscriber. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, magpunta lang po kayo sa aming YouTube channel, sa Dick Leon Handicraft Channel po. At mag-subscribe na po kayo at mag-join. At huwag nyo rin pong kalimutang bisitahin ang aming FB page na Dick Leon Handicraft. At i-follow nyo naman po at i-like. Ganun, oh, i-like nyo po yung aking FB page na Dick Leon Handicraft. See you po ulit. Maraming salamat.